course, of course. And how was the experience? Yun. On my birthday, my actual birthday, no March 2, that was also the day when I flew going to Sorsogon to meet my family because he got married naman on March 3. Yun. So my family event in Telugu at the same time as the birthday of us. And yes, all my siblings will be a part of my birthday. Tapos anong tawag dito? Kasi yung picture niya ni Miguel, tapos may caption kang Mia, tapos yung chine ko naman kay Miguel, parang thank you for existing. So, are you officially like, anong tawag dito? Declaring to the universe? We can't say that we're officially. It's not weekend that, ayaw na. It's weekend because we don't know if we don't have anything. We don't have any labels. Wala. What you see, ginagawa namin, that's how we both really are in real life, on and off cam. We don't put anything on. Alam ni Sir Stan yan, kahit na nasa shoot. Kung ano yung nakita niyo, yun talaga kami. Hindi kami, we love team tayo, kailangan sweet tayo. We have to show them na, no. And a lot of people ask us if we're pressured na kailangan maging kami because people expect us to be in a relationship and dahil base daw sa mga nakikita nila is parang kami. We don't mind that. How we both are and what we both have, sa aming dalawa po yun and yun kami. We don't need anything na tawagin kung ano man yun kami. Basta yun po yun. Kung ano kami yun. Pero dear, di ba kasi sabi nila, parang for millennials daw, one of the setbacks is parang millennials don't want labels. So parang sa sabihin mo, is that a statement that should fitly describe millennials that TNS get into a relationship or something like that? Ngayon ko nga lang po narinig yun, millennials pala ayaw na ng labels ngayon. Hindi ko alam or... this is it? Or it just so happens wala lang talaga kaming label. Or how would you compare your relationship with Miguel? Like, when you're 16, when you're 17, and now when you're 18? Your relationship naming dalawa is, it's still growing. And it always will. Yung closeness namin and kung ano na yung investment namin sa isa't isa because we've been, this I think is our 8th or 9th year working together. We both invested in each other. We care for each other. And that's something that will, na hindi na matatanggal sa aming dalawa. Hindi na namin maitatanggal na, ay, yes, love naman yung isa't isa. Because once you care for someone, lagi mo na siyang maaalala. But, Miguel is very important to me. He's one of the number one people. One lang, pero marami sila. Maraming nagpapayos sa lang. Yung mga number one people na alam kong hawak nila yung likod ko. Trusted. May ano na ba? May wala pa. Hindi ko alam yun. I don't know, pero ang daming sinasabi nila sa akin na meron daw siya gift na pinaghahandaan niya daw noong December pa, but I don't know. Hindi rin ako surprise. Noong 17 rin ako. Bianca, dun sa mga sinabi mo kanina, parang ikaw yung tao na parang napakahirap regaluhan kasi di ba wala kang ano. Pero ano yung mga type of gifts na ma-appreciate mo na matanggap? Kahit hindi sa birthday, Ano yung mga type of gifts? Mga books. Books and art materials. Ah, okay. Ayun nga pala. Ano, Bianca? Nalala ko lang. Buti na yung remember. Meron radio camp. Ano? Ladies and gentlemen, that's radio camp. Past interview.